What's up mga idol? May re-res back sa Inebra kontra sa Meralco Bolts. Ang tanong dito ay kung sino naman kaya res back na ito. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panunod mo, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat, idol. Everything is set, ika nga. Dahil kompleto na ang mga abante sa playoffs. May twice to beat advantage ang number 1 team na SMB kontra sa Blackwater Bossing. Maganda laban ito dahil gusto makabawi ng Blackwater mula sa masakit na pagkatalo nila sa SMB kung saan muntik na talaga sila nanalo at umabot pa nga sa overtime ang laro. Ang TNT naman ay mayroon din twice to beat advantage kontra sa Converge Fiber Xers. Pero huwag magpakampante ang TNT dito dahil tinalo sila ng Converge noong elimination round. Ang Magnolia Hotshots naman ay makakalaban naman ang Electrode Warriors. Best of 3 ang serye na ito, kaya kaabang-abang din. Ang pinakauli sa best of 3 ay ang bakbakang Hinebra at Meralco. Ito talaga ang pinakainaabangan na lahat ng mga fans dahil rematch ito ng finals last Governor's Cup kung saan ang Hinebra nga nakapag-champion. Inaabangan ngayon ng mga fans kung makabawi na nga ba ang Meralco o magpapatuloy ang pag-dominate ang Hinebra sa kanila. Pero mukhang delikado na naman ang lagay ng Meralco dito dahil may bagong re-res back para sa Hinebra na talaga naman napakasolid at napakagaling. Handa na ba kayong malaman kung sino ito? Hindi ko na patatagalin pa. Ito nga ay walang iba kundi ang rookie nila at future superstar na si Jeremiah Gray. In-announce siya ng PBA Insider, basketball analyst, at spin.ph writer na si Jerry Ramos na activated na daw ngayong playoffs si Gray. Mukhang mapapaaga ang pagdating niya dahil nga isang mabigat na team ang Meralco Bolts. Kung sakaling nanalo sana ang Blackwater Bossing kontra sa Magnolia sa huling laban ng elimination round, ang Electrode Warriors ang makakalaban ng Hinebra. Kung nangyari nga ito, baka hindi pa agad minadali ang pagbabalik ni Gray dahil medyo magaan naman kalaban ang NLEX. Pero dahil nga makakalaban nila ang Meralco Bolts na tinalo at tinambakan din sila noong elimination round, kaya napilitan talaga ang management na paglaruin na si Gray. Kulang din kasi sa firepower ngayon ang Hinebra dahil sa pagkawala ng sharpshooter nila na si Arvin Tolentino. Para sa mga hindi pa rin nakakalam hanggang ngayon, nagkaroon ng shoulder injury si Arvin Tolentino, kaya hindi pa rin daw sigurado kung kailan siya makabalik. Kaya sa tingin ko, ito talaga ang pinakadahilan kung bakit inactivate ng Hinebra si Jeremiah Gray. Shooter din kasi ang player na ito at kilala rin siya bilang isang legit na scorer. Solid din ang depensa ng player na ito dahil mataas rin siyang lumukso at tumalon. Bigatin talaga ang player na ito, kaya napakaswerte ng Hinebra dahil nakuha nila ang isang Jeremiah Gray. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin, idol, ano masasabi mo sa pag-activate ng Hinebra ay Jeremiah Gray? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.